Dito sila kumukuha ng tubig, guys. This is their deep well. The source of water. Patay siya, oh. Kailangan mo siya buhayin, tas magpapump. Ganun, oh. Uy, may papaya dito. Kinain ng ibon, oh. Ganito yung life dito, guys. Oh, santol, oh. Maganda dito mag-alaga ng manok. Yung palaboy lang ba? Nagaano kayo nagkaano kayo ng tawag nito, yung mga palay ba? Umahanan. Sa uma? Wala kang palay. Ginawa ng subdivision ng palaya. Ang sayang naman ano. Pero meron pa naman yan. Kumain na ba kayo, kuya? Anong kinain nyo? Kanin. Anong ulam nyo? Itlog. Itlog. Kape. Ito may ano to, may ubod to, masarap yung ubod dyan. Lambo. Oo, lambong, labong. Masarap yun. Saan ka nagtatrabaho, pamangkin? Ano po, sa Lourdes Hospital. Ah, nagaano ka doon? Kahit ano. Saan? Ah, sa ano, bodega, San Cristian. Ah? Pero wala kayong pasok ngayon. Wala po. Hmm. Yung isa naman, saan nagtatrabaho yun? Ah, kasama mo yun sa ano mo, sa trabaho mo. Ay. Saan? Oo nga, kaya lang papunta naman doon, medyo mahirap ngayon eh. Pag ano, ang daming trabaho doon, kaso alam mo na, panakaka, ano, nagbumotor ka lang? Hmm? Alas 5 madaling araw, nakakasabay ko yan. Kaya hindi mo nakasabay ng tricycle yan. Hmm? Isang way lang ang pupunta niya. So kailangan yung dalawa mong anak makapagtapos mag-aral. Kasi alam nyo, kuya, yung pag-aaral yun lang ang makakaano ng pag-asenso. Kasi ako kung hindi ako nag-aral, wala talaga. Kasi kung hindi ka nag-aral, hindi ka makakapunta sa mga lugar na gustong mapuntahan. Tapos yung pagtrabaho, syempre pag nakapag-aral tayo, ibig sabihin medyo aangat yung buhay natin. Hindi man tayo yumaman, at least aangat yung buhay natin, di ba? Kaya yung dalawa mong anak, yun ang pag-ano doon, tas yung mga apo. Para alam mo na, maaabutan mo pa sila na maalwang yung buhay, di ba? Maano ka baga? Mm-mm. Nadidi ka pa, baby? Kain ka kami? Mm-hmm. Unan tayo. Kail ka na? Ito. Ay, pagkatin na. Ano? O, paano, ater?